Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Manakit pala ako si Alarin. Unang ginawa yan, kung hindi, apihin tong dalawang ko. Maligayang pagbabalik at welcome back dito sa aking munting channel. Nagtanong nga itong si Don Pepe dito kina Lyneth at Aling Susan na kung ano-ano ba daw ang mga pinagagawa noon ni Moira dito nga sa mag-ina. At dito naman na hinila ni Aling Susan itong si Lyneth upang siya nangaraw ang magpaliwanag dito kay Don Pepe at Giselle kung ano ba daw ang mga pinagagawa ni Moira. At dito na nga na isinalaysay ni Aling Susan ang lahat-lahat. Simula pa daw ng pagkabata dito ni Annaline at mapahanggang ngayon ay hinarang nga noon ni Moira ang scholarship dito ni Annaline at ang mga exam na leakage dahil ayaw ni Moira na magtagumpay nga itong apo niya, itong apo ni Aling Susan na si Annaline Santos. At kinagulat naman ni Giselle at Don Pepe ang mga narinig mula dito kay Aling Susan na ganun pala talaga kahayop itong ang si Moira. Sukdulan ang mga kasamaan nito dito nga sa mag-ina na si Lyneth at Annaline. At nagtanong itong si Giselle dito kay Lyneth na kung bakit daw hindi siya lumalaban. At ang sagot naman dito ni Lyneth dito kay Giselle na isinaalang-alang nga daw niya ang kapakanan ng kanyang anak na si Annaline Santos dahil kapag labanan daw niya itong si Moira, ay mas kawawain daw ni Moira itong kanyang anak na si Annaline Santos. Lalo pat nag-aaral itong si Annaline doon sa exclusive na pinapasukan din ito ni Zoe. Kaya mas maigi na lamang na magpapakumbaba na lamang itong si Lyneth dito nga kay Moira. At sa pagkakataong ito, dito naman na sinabi din ni Giselle kay Lyneth na tama na daw ang pagiging martyr at nakahanda daw siyang tumulong upang makaganti dito kay Moira sa lahat-lahat ng mga kasamaan na pinaggagawa noon sa kanila ni Annaline. Subalit ay nagtanong naman itong si Lyneth dito kay Giselle na kung papaanong paraan. At dito na nga na sinabi ni Giselle sa kanya na makipagsanib-pursa daw itong si Lyneth sa kanya upang dalawa sila na isakatuparan ang mga plano upang pabagsakin nga itong si Moira. Samantala na ihatid naman ni Carlos Benitez itong si Lyneth sa kanilang bahay. At dito naman nag-aya itong si Carlos Benitez na kung maaari ba daw silang lumabas dito ni Lyneth at kumain. At dito naman na bilang pasasalamat nga ni Lyneth dito kay Carlos Benitez sa pag-aalaga daw sa kanya, kaya tinanggap naman niya itong alok dito ni Carlos Benitez na samahan nga ito sa invitasyon. At dito naman na tila may gustong ipagtapat itong si Carlos Benitez dito nga kay Lyneth upang mas masigurado na talagang mapapasagot ni Carlos Benitez itong si Lyneth na malinis ang kanyang hangarin o intensyon dito sa babaeng ito na natutunan na nga daw niyang mahalin. Subalit ay may agam-agam pa rin sa sarili itong si Carlos Benitez dahil may hawak nga itong sikreto na hindi pa rin niya ito masasabi dito kay Lyneth. Ito na nga kaya ang oras o pagkakataon na aminin ni Carlos Benitez dito kay Lyneth na itong si Zoe ay kanyang anak dito nga kay Moira at hindi tunay na anak dito ni Dr. Tanyag upang malinis ang intensyon na walang tinatagong sikreto itong si Carlos Benitez dito nga kay Lyneth. At ikakagulat naman siguro ni Lyneth ang malaman ang tungkol kay Zoe na hindi pala ito tunay na anak dito ni Dr. Tanyag. At sa tagal-tagal na panahon ay nagawa nga silang lokuhin dito ni Moira na hindi sabihin ang totoo. At pinagmukha ni Moira na magkapatid itong si Zoe at itong si Annaline. At hindi lang iyon, tinanggalan pa ng karapatan ni Zoe itong anak ni Lyneth na si Annaline na makasama at makapiling itong kanyang tunay na ama na hindi naman pala anak itong si Zoe ni Dr. Tanyag. At nagbida-bida na naman ito na inilayo dito kay Annaline ang sarili niyang ama. Kaya sisiklab naman dito ang matinding galit ni Lyneth dito kay Moira at lalong-lalo na dito sa anak niyang impakta na si Zoe. Kaya magkakaalaman na nga iyan na kapag aamin na nga itong si Carlos dito nga kay Lyneth, sooner or later ay malalaman din ng lahat na itong si Zoe ay hindi talaga tunay na tanyag. Yan lang po ang aking karagdagang latest update at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. At huwag niyo po sanang kalimutan i-subscribe at i-like ang video na ito na kung ikaw ay naniniwala
na malalaman na nga ni Lyneth ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao dito ni Zoe. Paki-like ang video na ito. Yan lang po at hanggang sa muli mga idol. Have a good day. Bye-bye. Hanggang sa muli.